sa NCR. 570, no? NCR. Tapos pag kinumpit mo yung region 1 to 13, below 400 na siya, no? 400, 470, so ganun, no? So kaya mapapansin nyo po, ang ginagawa ng mga taga-probinsya, pumupunta sila ng Manila kasi expecting na mas malaki ang minimum wage. Wala naman pong masama. Ang hindi lang na-compute, mas mahal ang renta at mga gastusin at tubig, kuryente, diyan. O ngayon, pag kinumpute mo po ang 570 times mo na lang sa 10 days, that is 5,000 plus 50. Sabi na natin 15,000 ka per day. Paano na? Nasaan na yon? Paano na? Anong gagawin? Kahit anong motivation mo dyan, kahit anong tumbling mo dyan, at naka-fix po yan, hindi po talaga. Again, disclaimer, magkakampi tayo dito, hindi tayo yung mamaliit ng tao. Ako po, mangingisda lang din naman po ako. Dati, minsan isang araw po, 200. Kaya hindi ito about ano, about pagkukumpara. Ito ay reality lamang na paano mo makukuha ang pangarap mo. If you are keep, alam mo yun, takot kang sumubok. Hindi po ako galit. Binubuksan ko lang isip mo na mangarap ka na. Uy, mangarap ka na. Kailan pa? Sige nga, sabihin mo nga, mangangarap na ako. Sige po, type mo dyan, mangangarap na ako. Kasi walang ibang kukuha ng pangarap mo, ikaw. Kahit anong sabihin ko dito, motivation, gusto mo, tumbling pa ako dito eh. Kahit tumumbling ako dito, ikaw talaga ang kukuha niyan. Gaguide lang namin kayo na ito yung mga skills na kailangan mo, ito yung motivation na kailangan mo, pero ikaw talaga ang kukuha niyan. Kaya ang tanong, anong makukuha mo kung hindi ka nga nangangarap? So ang tanong, simula po ba ngayong araw, mangangarap na po ba tayo? Yes or no? Type mo lang po ang sagot mo. Simula ngayong araw, mangangarap na po ba tayo? Yes. Mangarap tayo. Yes, thank you, no? Phoenix. Yes, no? Thank you po sa inyong response. Mangarap tayo. No, ang iba kasi, di okay na, di ba? O tara, ano tayo? Mangarap tayo. Ang pangarap ba naman, ano? Okay na, makakain lang 3 beses sa isang araw. Okay, happy naman. Paano pag may bisitang dumating? Ang budget mo per day, 3 kain lang. Paano ngayon yan? Ayoko mangarap ng mataas kasi kapag bumagsak, ay masakit. Grabe. Mas masakit yung hindi ka nakaahon. Ayoko namang mangarap ng mataas kasi hindi ko naman madala sa langit. Eh, sino po ang nagtuturo na dadalhin natin sa langit? Eh, spiritual doon para naman tayong baliw noon dalawa. Huwag po tayong ano, huwag mong paghaluin yung spiritual thing doon sa, nandito sa earth. Material ang ano dito talaga. Wala man, kahit po sa mga simbahan, wala naman tinuro na dalhin natin ang material sa langit. Wala mong kung ganun. Huwag po tayong magpilosopo doon. Hindi po tinuturo na madadala talaga kasi material yun, spiritual dun. Ang sinasabi po natin is, nasa earth ka, buhay ka ba? Buhay. Nasa earth po tayo, nasa earth. Reality po. Sino po dito ang ano? Sawang-sawa na sa hirap. Sino po? Type mo, me, kung ikaw. Sige po. Yung sawang-sawa na, yung talagang gusto na rin na magbago na rin. Kasi yung iba baka nag-i-enjoy pa. So, hayaan natin sila doon. Hindi pa po ba tayo nagsasawa? Sasakay ka sa jeep. Ang bayad mo kompleto, ang upo mo kulang, half, parang 1/4 lang ng, sino po naka-experience ng gano'n? Yung sakay ka sa jeep, tapos ang nakaupo lang, 1/4 lang ng pwet mo. Sino po nakaano? Yung gigil na gigil ka, kakakapit kang gano'n, tapos yung nanginginig yung paa mo, kasi nga, kakakontrol mo ng sa jeep. Sino po ang naka-experience ng gano'n? Type mo nga, jeep.
Ako naka mag ako mag, number one ako magta-type kasi na experience ko 'yan, no. Chip. Alam mo 'yun yung alam mo yung gigil na gigil ka, manong dahan-dahan lang at madudulas na yung pwet ko, manong. Tapos ang matindi po mga kapatid, yung nasa harapan mo, hindi mo lang nag-aano ng buhok, hindi mo lang na titirin, ano yan, yung panetail na lasang-lasa mo yung palmolive eh, kasi gumaganon ganun yung sa mukha mo, yung gusto diba, gumaganon, uy, ate, palmolive yung, palmolive ate yung ano mo ah, yung shampoo mo ah, diba? At ang matindi, pag doon ka umupo, sa pinakaunahan, ano mangyari? Ikaw taga-abot ng bayad ng lahat, di ba? Kawang gawa, taabot, di ba? Di totoo naman, di ba? Oh, feeling mo, lalaki ka, hot ka pag nakasabit ka. Di ba? Nakasabit ka, may cute dito sa may harap. Hi miss, sabit me, di ba? Di ba? Oh. So, again, disclaimer, hindi ko minamaliit. Again, yun din na nagawa 1 2 3 pa nga ako dati. Ang sinasabi ko lang is mangarap ka na someday magkaroon. Sino po ang nangangarap magkaroon din ng sarili ng sasakyan? Bago tayo mag-proceed dun sa step ladder, sino po ang nangangarap magkaroon din ng sarili ng sasakyan? Type mo nga kung anong sasakyan ang gusto mo. Yung unit. Kasi kung hanggang ngayon, di mo pa rin alam ang pangalan ng unit, ay malabo pa sa sabo ng pusit yan. Anong unit ang gusto mo? I-type mo dyan. Honda Civic, ano pa. Sige, type mo. I-type mo. Eh, hanggang ngayon, wala pa rin alam. Wala talaga lang mangyayari yan. Fortuner, yan. Dapat alam mo na yung specific na unit, anong kulay, manual ba, mati, anon. Diba? Eh, yun nga. Paano mangyayari? Kung nandito tayo. Again, no offense, pinaparealize lang natin. Kulang po talaga eh. Naniniwala po ba kayo na, again, hindi natin minamaliit, pinaparealize lang natin. Pag ito po yung per day mo, makabili po ng ano? Toyota Fortuner. Oh, 25,000 per month ang monthly nun. Paano ka magbabayad ng ano, 25,000? Kulang as sa 25,000. Paano na? Kita niyo po? So, kailangan mangarap ka. Para, pag nangarap ka, bukas ang isip mo sa ibang opportunity. Yun ang purpose noon ng pangangarap ng mataas. At kapag nagbukas ng isip mo sa ibang mga opportunity, doon na, maghahanap ka na ng vehicle para maabot mo ang pangarap mo. Okay? So, katulad po nito, na ipapakita po ako sa inyo, meron pong mga nag-a-abroad dahil doon nila nakikita na doon nila makukuha ang pangarap nila. Tama naman, ano, may mga malalaki po talaga ang kita sa abroad. Pero ang nasa sakripisyo po dyan, yung time with family. Nakita nyo po itong picture dito. I-zoom ko ha, baka at least, baka hindi po pumapasok sa puso at isip natin. Ayan o, kita nyo po. Ano pong nakikita nyo sa picture po? Ano nakikita po ninyo? Ano po ang, na alam mo yun, ano po yung scenario? Sama daw siya kay daddy niya. Diba? As OFW po, ramdam ko yan. No? Nag-iiyakan kami pag-aalis. Totoo po yun. Ang pinakamasayang moment ng nag-a-abroad, pa-uwi. Kaya lang, hindi ka rin masaya kasi alam mo, paubos uli ang pera. Di ba? So, yes, malaki sahod, pero isinasakripisyo ang time with family. So, kaya po tayo nagkakaroon ng training na katulad nito, para darating ang time, no? A-abroad ka pa rin naman, pero kasama mo ang family mo, nagbabakasyon. Di ba? So ngayon, sa mga nakikinig, bago ako mag-proceed sa next slide ko, anong bansa ang gusto mong mapuntahan? I-type mo. Hindi naman bukas agad eh. Oh, ano pong bansa? Sige po. Yan, Japan. Korea. Di ba ang sarap kayo mangarap po, mga kapatid? Di ba? Kaya ako sinisimulan sa katulad nito. Kasi mamaya, magtuturo ako skills. Magtuturo ako itong gagawin. Eh, ang pangarap mo, makakailan tatlong beses sa isang araw. Hindi rin po papasok ang gusto namin sabihin. So, kaya natin sinisimulan, mangarap ka muna ng mataas.
kapag nangarap ka na ng mataas, bubukas yung isip mo na ano kaya magandang gawin. Oh, tapos pag napag-decide natin na ito ang gagawin, pag-aralan natin. Okay? So yun po. Siyempre, maganda nga ang sahod, malayo ka sa pamilya, eh nagka-COVID. Ubus ang ipon mo. Gumera. Oh. Tumaas ang mga gasolina, bilihin. Nagtaasan ang mga exchange rate ng dollar. Tumaas ang mga bilihin. Anong gusto kong sabihin? Kahit malaki ang kinikita mo, pwedeng maubos yan. Pero sabi nga dito, instead of worrying about what you cannot control, shift your energy to what you can create. Diba? Huwag tayong ano, yung parang kasi mali yung binoto, kasi ganito, grabe ng mga bilihin. Yung parang ang dami natin reklamo sa buhay. Huwag po. Di natin kayang kontrolin. Okay? Ang kaya mong kontrolin, ano yung nasa loob mo, sa puso at isip mo. Ano ba yung gusto mo? Ano ba yung pangarap mo? So, focus on your dreams. Katulad po ng mga sisampulin ko. Ayan po. So, ang tanong, ano ang gagawin natin? Number one, visualize. Make a plan. Okay? Make a plan. Okay? Number two, find your vehicle to achieve it. Hindi pwede na, ito ang kunin mong course, yan ang pangarap ko sa aking buhay dati. Ito ang kunin mong course. Ikaw naman, opo, di ba? Wala ka ng sariling desisyon. Sino, ito po, mag-umamin po kayo, sino po dito yung iba ang course na gusto niya sa kinuha, sa inaral mo? Sige nga po, yung totoo lang. O, ang tanong, isulat mo dyan, ano ang rason, ba't iba? Diba? Ito ang kunin mong course kasi ito yung pangarap ko. Hindi ko siya nakuha, sa'yo dapat matupad. Wala namang masama, pero may sarili ka din namang buhay. No? Ikunin mo dahil yun ang pangarap. Pero kung ayaw mo talaga, hanap ka ng ibang saan ka mag-grow. Diba? Find your vehicle. Oh, ask for help. Hindi pwede na alam-alaman tayo. Ay, alam ko na yan. Sumali na ako sa ganyan. Kung alam mo na eh, dapat top earner ka na din. Oh. Number four, follow successful people. Yun po ang pinaka-easiest way para hindi ka na maligaw. Tandaan nyo po, iba yung advice nung may nangyari sa kasawalang nangyari sa business. Okay? So, be wise. Number five, make things happen. Visualize, find your vehicle, ask for help, follow successful people, make things happen. Ganyan po ang ginawa ko. 5 years ago, no?